Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa sakit na high blood pressure o alta presyon. Ang pagkakaroon ng mataas na high blood pressure ay tinatawag ding hypertension na maaring sumira sa ating mga ugat at mga internal organs katulad na lang ng ating kidney maging ang ating puso. Ang pagkakaroon nito ay maaring makaapekto sa pagkakaroon ng heart disease, heart attacks at maging stroke. Sa totoo lang, ang high blood pressure ay nagpapataas ng risk na magkaroon ng stroke ng 6 na beses at ang heart attack ng 3 beses. Ang pagkakaroon ng wastong health education at screening programs ang nakakatulong upang ma-detect kaagad ang pagkakaroon ng high blood pressure. Kasama na rin dito ang mga epektibong lunas upang maiwasan ang pagdami ng insidente ng stroke at heart attack. Ang pagkakaroon ng mataas na high blood pressure ay karaniwan lamang na problema, kaya importante na malunasan ito bago pa humantong sa stroke. May mga oras na mataas ang pressure ng dugo sa ating katawan. Ang blood pressure ay nag-iiba-iba sa buong araw. Mababa ito kapag tayo ay tulog, at kapag nagising na tayo ay tumataas na ang ating pressure. Tumataas din ang ating dugo kapag tayo ay stress, ninenervyos, excited at mayroong mga physical activities na ginagawa. Lahat ng tao ay iba-iba ang blood pressure, pero ang sabi ng mga doktor, ang normal na value nito ay 120/80. Ang unang numero na 120 ay tinatawag na systole. Ito ay ang pag-contract ng heart muscle. At ang sumunod na numero ay tinatawag na diastole, kapag ang pressure na ito ay nasa relaxation phase. Ano ang sintomas ng high blood pressure? Ang mahirap sa high blood pressure or hypertension ay wala itong sintomas. Kaya't kailangan talaga ang advice ng mga doktor at regular health check-up upang malaman kung tayo ay may high blood pressure. Marami sa mga doktor ang nagsasabi na ang BP na 150-90 pataas ay pwede nang ma-diagnose as high blood pressure. Sa mga ibang tao naman na katulad ko, na kapag pumupunta sa mga doktor o kaya mga nurse para magpa-BP, nagkakaroon sila ng mataas na BP. Ang insidenteng ito ay tinatawag na white coat hypertension. Para malaman ang kanilang tunay na BP, ay kailangan nilang magsuot ng aparato na nakakapit sa kanila ng 24 oras. Mayroon namang 3 katangian ng hypertension. Ang una ay ang essential or primary hypertension. 9 out of 10 na tao na may high blood pressure ang meron nito, at ang sanhi nito ay unknown. Ang pangalawa naman ay ang secondary hypertension. Halos 10% ng mga tao ang meron nito dahil sa pagkakaroon ng mga iba pang sakit katulad ng kidney disease, mga rare na endocrine disease at mga drug interactions. Ang pangatlo naman ay ang malignant hypertension. Ito ay isang bihirang uri ng hypertension na nangangailangan ng emergency na hospital treatment dahil sa sobrang taas ng BP. Ang high blood pressure ay maaring dumaloy sa ating pamilya, pero ang sabi rin ng mga ibang doktor na mayroong mga risk factors, katulad na lang ng pagtanda, pagiging overweight, pag-inom ng sobra, paninigarilyo, at pagkain ng maaalat na pagkain. Upang makuha ang ating blood pressure ay gumagamit tayo ng isang aparato na tinatawag na sphygmomanometer. Kapag tayo ay na-diagnose na may high blood pressure at palagi itong mataas, ay irerekomenda tayo ng doktor ng mga iba pang mga test. Ang isa sa mga test na gagawin ay ang paggamit ng dipstick upang ma-check ang sample ng ating mga ihi sa presensya ng isang protina.
na maaring magdetermina na ang ating kidney ay nasira. Pwede rin ang glucose test na kung saan nag-i-indicate ito na mayroon tayong diabetes, kasama na rin ang pagkuha ng dugo para isend sa laboratorio upang ma-assess ang ating kidney function. Ang iyong doktor ay pwede rin i-examine ang likod ng iyong mata gamit ang ophthalmoscope dahil ang pagkakaroon ng mataas na high blood pressure ay maaring sumira sa light sensitive layer ng ating retina. Maaari rin nating gawin ang iba pang test katulad na lang ng chest x-ray at ang ECG or electrocardiogram. Ngayon ay ating pag-usapan ang mga lunas para sa high blood pressure. Ang unang treatment na gagawin ng doktor ay hindi gamot kundi ay ang pagbago ng iyong lifestyle na maaaring mapababa ang ating high blood pressure. Ang mga ito ay ang pag-reduce ng ating timbang, pagtigil sa pag-inom, pag-iwas sa maaalat na pagkain at pag-e-exercise. At ang importante ay ang pagtigil sa paninigarilyo. Mayroon ding ibang suggestions ang mga doktor katulad na lang ng biofeedback training. Ang biofeedback ay isang training upang tayo ay ma-relax. Gumagamit din sila dito ng mga specialized na mga kagamitan para malaman ang iyong heart rate, muscle tension at stress level. Dito ay patuloy kang makaka-receive ng mga impormasyon kung paano mo marerelax ang iyong sarili. At sa paglipas ng oras ay malalaman mo na kung paano mo marerelax ang iyong sarili na nakakatulong upang mabawasan ang iyong high blood pressure. Kapag hindi successful ang iyong first line treatment ay papasok na dito ang mga drug therapy. Maraming mga antihypertensive na gamot katulad na lang ng thiazide diuretic, beta blockers, ACE inhibitors, calcium antagonists, alpha blockers. Mga doktor ang nagre-reseta ng thiazide or beta blocker as first line treatment at ang ACE inhibitor naman ay nakakatulong sa mga taong may diabetes. Maraming mga antihypertensive na gamot na maaaring magdulot ng mga side effects, kaya't marami ring mga tao ang ayaw uminom nito. Itatak sa ating isipan na ang pag-inom ng gamot ay nakakatulong upang maiwasan ang stroke at atake sa puso. Sa mga doktor ay nagre-reseta ng dalawa o mahigit pang mga gamot. Sinusubukan nila ang mga kombinasyon nito na maaaring tumulong sa iyo. Pag-usapan din natin ang high blood pressure habang nagbubuntis. Ang mga buntis ay kailangang ma-check ang kanilang BP. Dahil kung mataas ang kanilang BP habang sila ay nagbubuntis, ipinapahiwatig ng pagkakaroon ng pre-eclampsia o eclampsia. Ang kondisyon na ito ay nakikita 5-10% sa mga buntis at ang malalang kaso nito ay maging life-threatening sa mga buntis maging ang sanggol. Kung hindi nalunasan ang pre-eclampsia o kaya eclampsia ay maaring magdulot ng seizure na maaring humantong sa pagiging comatose. Ang pre-eclampsia at eclampsia malamang nadulot ng pagkakaroon ng problema sa placenta. Maraming salamat sa panonood ng aking video at huwag kalimutang mag-subscribe!